takbo pabalik na hindi ka nakakas ng todo. Meron kang papasok, wala kang palabas. Yun ang magiging problema nila kung ganun man ang kanilang gawin. But now, ang daming options ng TNC. And up until now, hindi pa natin alam, hindi rin alam ng kalaban na ng Onyx kung sino ang makakatapat nila sa lanes. Mukhang ito nga ang bagong variant ng TNC na talagang panggulat dito sa ender ng ating MPLPH regular season. Pero papasok na tayo ngayon sa Celestial Palace. Magkakaalaman na, meron pa nga bang Game 3 o tuluyan na makukuha ng TNC ang panalo sa sering ito? And for the longest time, ang sinasabi ng mga tao, ang sinasabi ng mga fans, even some of the casters ay sinasabi na kailangan daw ng TNC humanap ng bagong timpla sa kanilang laro. Kasi nga daw, it seems to them, or it seems to us, na nababasa na yung kanilang playstyle na inimbento noong Season 9. But then again, right now, with Escalera at the roaming position, ang daming nag-open para sa kanila. Mukhang ito na nga yun. May bago silang variant, may bago rin silang gagamitin na style pagdating doon sa kanilang playstyle. Escalera ngayon ang aabutan ni Super Friends, but that will be a first blood in favor of Onyx. Pero mukhang hindi naman papayag ang TNC na walang trade. So kukunin lang Lethal Wanderer. Pero lamang pa rin ang Onyx in terms of gold. Mm-hmm. Salman, nakabitan ni Friends at napaka-aggressive ng playstyle na ginagawa niya. Oh, gamit-gamit talaga ni Super Friends dito yung mga dashes niya. And right now for TNC, kung mapansin natin, parang they're letting go of those tanks na more on pang delay ng buff. Gusto nila yung mga tanks ngayon na pwedeng magkaroon na instant combo kill. Kasi before, meron mga Franco, Johead, even Cho, pero ngayon, instantly, even Kadita for Escalera, pero wait lang. Uy, Escalera, tinitipian bago lumangoy. Alam niya na, naaabot yung teammates niya at hindi na siya nagtangka mag-damage pa. Ito yung ginagawa ng TNC, same with game number one, na mukhang inaanoy lang nila yung members ng Onyx na parang tila nawawala sa laro pagdating doon sa mga teamfights, and mukhang mas naging effective yung ikot kayo ng TNC kahit sila yung unang nakunan kanina ng kill. Actually, isa si Kadita sa mga heroes na napakahirap hulihin. Yep. Dahil kapag ginamit niya yung kanyang first skill, dumarating sa point na parang kailangan mo i-predict kung lalabas ba siya pabalik or doon na siya tatakbo. Tapos after pa nun, pwede pa mag-proc yung atalaso po niya. Pero wait lang. Op. Si Super Friends ang nais yung bigyanin. Si Escalera ay magiging matagumpay sa kanyang plano. Si Rapidot ngayon, wala pang ultimate. So makukuha din ni SDCYZ ang kill. Pero kapalit ito ang buhay niya. May ipit naman si Sensui. Pero pwede niya nang inaka. Pero hindi niya yung gagawin. Ang i-enhance dito ay yung kanyang blade. Mukhang kaabutan niya. Double kill dito. Ang makukuha na ni Der. Si Kram ngayon ang haharap sa dalawang miyembro. Pero wala pang makakakuha dito ng objective na Turtle. Grabe! After nung team fight na yon, halos pantay talaga yung gold ng ating dalawang teams. Even yung Turtle ay hindi pa nasa-secure. And kung mapansin natin, para sa TNC, talagang tina-target nila agad is Super Friends whenever available at kita doon sa mapa. Pero napakakunat ngayon ng mga players ng TNC with Thams and even Akai on their arsenal. But TNC will secure that Turtle. Mm-hmm. Pero kasi kung iisipin mo, kung ikaw din si King Salman, doon sa pwestong iyon at ang katapat mo ay isang Thams at isang Akai, hoping for the best ka na madami dyan sila nung Scythe at bumabad sila doon. Kahit sabihin natin na mag-chain ka kasi doon, manakap mo sila. At the same time, hindi din naman ganun katagal yon at hindi mo din na-maximize yung damage output na pwede mong gawin. Oo, tsaka so, madikit eh. Plano niya talaga doon mag-damage instead na talagang magbigay lang ng crowd control. Wala din kasi silang enough follow-up. Kung i-enhance chain niya yun, wala ding madadamage, so hindi rin sila makakuha ng kills. So nagbaka sakali dito ang TNC na baka naman nga makakuha sila ng kill kasi 2v2 pa rin naman yung situation kanina. Pero si Rapidot ngayon mauhuli, may Petrify, hindi na magpapatumpik-tumpik pa ang TNC at bibigyan agad nila pag may nakita sila kahit isa lang yan. Ang pinaka-goal mo sa isang Kadita is kapag yung rough waves mo ay off cooldown, dapat magagamit mo yon at dapat may tutumba sa may mapa. Ganun yung mga Kadita players na nakikita natin usually na hindi talaga napapatumpik-tumpik, pero si Escalera ngayon ay mapaparusahan dahil sa pag-overextend
doon sa tapat ni Sensui. Pero may nakaabang dito, mukhang hindi tumawid si Sensui sa may bandang damuhan kaya hindi siya mahuhuli ni King Salman tsaka ni STZYZ. So ngayon, magbaback away na lang muna sila dahil nga doon sa pick-off ng Onyx kay Escalera, kailangan muna nilang dumistansya. Pero ang ganda ng alaga na ginagawa ni Rapidot on the top lane. Alam nilang binibigyan lagi ng pressure si Nets eh. Oh, speaking of pressure, imagine, yung TNC lagi nandun sa may top lane. Pero ang ginawa ng side ng Onyx, nagkaroon sila ng adjustment doon sa may top lane kaya hindi ganun lumalaki yung kalamangan ng TNC against Onyx. Now, pwede din yung i-capitalize. Kanina nakita natin yung pick-off against Escalera. Kapag ka nagamit niya na yung skill, nakakagamit niya lang just recently, pwedeng instant target na siya for Onyx. Kasi wala na siya pantakas if ever, no. Not at least, gamitin niya ulit yung ulti niya. Pero ito na naman ang ating turtle na sisimula na ng Onyx. Mm-hmm. Uy, Abyssum Strike dito maka-cancel out dahil nga doon sa crowd control na meron ng Onyx. Heavy spin ang gagamitin para makahuli ng isa. Escalera, walang kawala. Lalangoy pa siya. Pero ngayon, ninakaw lang pala ni Super Friends. Hindi pala yon si Escalera. Nagpanggap yung Valentina. Onyx dito finding the right initiation para doon nakuha nila yung objective na gusto nila. And sa totoo lang, Sensui and the others, kanina pa sila nanggigigil talaga sa isang bawi, lalo na si Net. Kasi kanina, hindi siya pinaglaro ng side ng TNC. Ngayon naman, ipapansin mo si Der with a 4-0-1 scoreline. Grabe yung pag-dominate niya at pagmando niya kung ano nga ba yung tempo ng laro natin ngayon. Oh, and speaking of that, ang unang naging item sa corrosion site. So yung damage niya kanina, wala pang anti-heal. So imagine later, ang sakit nung sniper shot, by the way, ni Nets. Na-miss natin makakita ng mga sniper shots. Actually, another epit para dito sa side ng Onyx. This time around, Super Friends pa din. Nakukuha na nila yung tamang timpla mula doon kanina. Iniisa-isa na yung members dito ng site ng TNC. Kasi kanina, yung Onyx, fixated sila sa pagkuha ng teamfight. Kasi alam nila, in terms of the Lord as the Turtle Dance, yung patience play na nanggagaling sa kanila, sila talaga yung mas magaling doon laban sa site ng TNC. Pero, in terms of picking off, kanina is TNC yung mas nauunguna sa kanila doon sa ganung aspeto na itong laro. Ngayong Onyx, nagbago sila ng perspective. Ay, teka lang. Yung team fight play ata na ginagawa natin, nabubutasan nila. Kaya natin pick off na lang tayo doon sa may mapa. Oh, parang ginaya nila eh. Ginagaya lang nila ulit yung ginagawa ng Escalera. Kagaya yan! Ooh! Inipit habang lumalangoy. Hindi na nakatakas pa. Nag-attempt dito mag-isa si Escalera pero mukhang hindi siya naging successful doon sa kanyang plano. At yung damage dito ni Super Friends is sobrang taas na na kaya niyang i-take down dito si Kram mag-isa. Turtle naman ngayon ang itutuloy ng Onyx. Walang magiging sagot pero 3v1 situation. There naman ang magiging casualty from the side of Onyx. With all the information in the world na meron dito ang side ng Onyx, ay mapupunta yung Turtle dito kay Sensui. Chantel? And for Onyx actually, ang naging gawa na lang nila is doon sa may bottom lane na so they opted kaysa i-depensahan pa nila yung Torres sa may top lane. Nice adjustment by the way for TNC pero kung titignan natin ang kalamangan ngayon ng side ng Onyx, napakalaki na at meron na rin tina-shield si Rapidot. So kanina nababurst pa kasi siya eh. Siya yung pwede pang counter kay Escalera by the way with the Don't Run Wolf King. Pwede niya cancelin yung pagsisid ng Sirena. O tama naman, isang sirena nga naman dito ang pinili ni Escalera. Pero tama yung point na binigay ni Chantel eh. Kasi kapag ka pumasok ng isang combo dito si Escalera, magkamali lang siya ng timing doon. That could offset a lot of damage coming out from the rough waves. At dahil sa Don't Run Wolf King nga, baka yun yung maging problema nila. And Rapidot dito, playing one hell of a game. Dalawa ang hinuhuli niya para dito kay Nets. At tingin ko, mas confident si Nets ngayon kasi mas protektado siya dito sa larong ito. Meron na siyang kasama na hindi siya basta-basta iiwan. Since we dito, mapipili na gamitin yung heavy spin. At mukhang yung magpasok pa ng TNC ang maglalagay sa kanila sa panganib. And eventually, dalawa pa ang nakuha ang dagdag ng Onyx Philippines. There dito habulin si Yasuo pero mapipilitan lang siya tumakbo. Habang si Kram naman dito hirap sa kanyang laning sa may batang ibaba. Dahil dalawa nga kanyang katapat. Onyx ngayon
Ganti ng api talaga. Pero ngayon, si Super Friends naman ang hahabol kay Kram. Stardust Dance lang, sapat na para makatakas doon. Pero a turret destroyed on the bottom lane. Hindi nagbibigay ng opening ang Onyx Philippines. Grabe yung heavy spin kanina ni Sensui. Gusto sana mag-counterplay ng side ng TNC. Talaga nagkaroon ng bait. Kaya kung mapansin natin yung pwesta nila is doon sa may riverside, nakaabang sa may bush. Hindi na nila tinulungan agad. Kasi yung area na yun, sasalubungin dapat nila. Kaso paglabas nila doon sa may bush, may nakaabang na heavy spin. So mga kailangan bantayan ngayon ng TNC, pero palaki ng palaki ang kalamangan in terms of gold. And I gotta say for TNC, medyo disoriented talaga na sila ngayon kung paano yung gagawin. Parang nahihirapan sila mag-regroup kung paano nila sinimulan yung laban. Kasi sobrang aggressive nila before we reached the time we're in, namatay si Escalera sa may top lane. Or baka wala na din kasi kukuha ng information para sa kanila. Ang difference dito sa game number 1 ngayon sa game number 2 is they don't have that grok na talagang nakakapronta at chumicheck sa lahat ng corners na meron yung jungle ng side ng TNC and ng side ng Onyx rather. And for TNC, parang yun yung kulang sa kanila eh. Hindi nila alam kung saan manggagaling yung mga kalaban. Oo, wala na silang panghabol pagbibigay ng info. Dahil nga hindi ganun kakunat ang mga members nila ngayon. At si Escalera, hindi na hayaang umahon pa. Lumangoy ka, pero hindi ka na makakaangat pa. There naman dito ang nais nilang bigyan. 3v1 situation, Abyssum Strike. Ang magiging sagot ni STZYZ. Pero sinets naman dito ang hahabol. Hindi ata siya hahayaang umuwi. Pero mukhang didikitan at papalagan siya ni STZYZ. Wind of Nature ang magiging sagot upang hindi siya ma-takedown. So nakukuha na ng Onyx yung groove, yung tamang timpla against TNC, and mukhang sila ngayon na magkocontrol ng mapa na naman. Lord is up top. King Salman, siya ang naatasan na itumba itong Lord, ang unang Lord ng ating laro. Rapido at the others, talagang ayaw nila bigyan dito na kahit anong objective pa possible ang side ng TNC. Talagang defend, invade yung jungle nila. Kumbaga, ito yung mga moments na hindi, na alam mong lamang ka, pero hindi mo afford na bigyan ng onting space para huminga yung kalaban mo. Oo, hindi sila kasi mas nesitan dito ng Escalera. Ngayon, ginagawa kasi ng Onyx, kung mapansin nyo, hindi na nila binibigyan opportunity pa pwede ma-ipit si Escalera automatic na agad. Parang crowd control yung nakakap yung instant burst, minus na agad. Oy. Even yung sniper shots kay Escalera nakatutok ngayon. And look at the items lamang ngayon, yung mga players ng Onyx. Oh. Yeah, so dito ang hahabol kay Nets. Mukhang haabutan nila mag-isa. Super Friends naman dito, sobrang low na. Makakatakas pa nga ba, pero mukhang hindi. Kompleto ang Phoenix Army. At hahabulin nila ang mga miyembro ng Onyx. Si Kram dito ang tatao. Hahabulin niya lang ng hahabulin. Dalawa ang wala, so medyo kulang dito ang firepower na kayang ibigay ng Onyx. So definitely, that is a win for TNC dahil ito na yung chance na mag-regroup at bumawi doon sa Goldie kanina. Kilalang-kilala natin si Kram, isa sa mga pinakamatitibay at pinakamaangas na Esmeralda players na meron tayo sa MPL Philippines, at hindi talaga niya bibigyan ng espasyo or sabihin na lang natin pagtakbo dito yung Onyx if ever man na mawalan sila ng mga members. And as you can see, Escalera at a prime position naman, oh, para makahuli dito ng isang member sa side ng Onyx. Oo, pero kung titignan natin, ha, si Escalera still at level 10 habang yung wait lang! Mga abutan ata, pero mabubuhay pa! Sobrang konti na lang, pero may I am you si Super Friends, at kinuha niya, kinopya niya yung rough waves na ginawa ni Escalera sa kanila. So ngayon, kailangan namang dumistansya ng TNC dahil doon sa pick-off na yun. Don't think, Chantel, na if ever nag-antay si Escalera doon ng kahit konti lang, may possibility na baka ang tumama doon sa lahat na yun ay si Nits. Oo nga eh. Sumakto sana siya eh. Ito yung pinakakailangan niya ng TNC. They have the resources. Kaya nila makaburst. Kailangan lang nila maging patient. Pumasok si Kram, pero mabubuhay pa rin naman siya. Ngayon, wala na si Super Friends. So, equal ang numbers, Escalera? Pero haabot ata si Escalera. So, 5v4 na ang magiging sitwasyon. Nakaikot siya dito. Wala rin info yung Onyx sa kanya na posibleng doon siya nakapwesto. Pero clear wave ng minions doon sa may bandang itaas. Full mula kay Sensui. This will be a Lord Dance. Onyx dito, magaling sila pagdating sa pagtimpla ng Lord. Pero hindi rin natin makakaila na posibleng yung TNC may ibang plano in mind. Oh, tsaka kung mapapansin kasi natin, hindi din ganun kadali para sa isang Diroth na makipag-Lord Pool talaga. Kasi in terms of kakunatan, mas lalamang yung Akai as compared to other heroes like Balmond and such. Kanina kasi merong Grok
So meron pang reset. Yun yung naging edge ng TNC. Pero this time around, even for Onyx ay kailangan nilang hanapin si Escalera. Actually, stop even Yasuo dahil biglang nanununtok eh. Oo, si Escalera. Nakita ni Senzui, hindi na nga inabangan. Hindi na pinigilan. Nagamit niya yung talasophobia niya kanina, kaya hindi na yon pipitik ulit. Salman, anong pwesto yung hinahanap niya dito? Hanap siya ng pwedeng bigyan, pero nakapwesto lang naman siya. Baka sakaling nagsusolo yung isa. Hindi malabo na mag-clear siya sa may badang ibaba. Pero ngayon, mukhang muntik at mamakasurvive. There is doubt. Abyssum Strike. Mababawian nila. Si Kram dito nag-buy time lang. Hiniwalay nila si Ned sa trapping dot mula doon kay SDCYC. Kaya naging matagumpay ang TNC. Pero habang nangyayari ang lahat, magpupush naman si King Salman sa may badang ibaba. Ito yung plano ng Phoenix Army. Kailangan magmadali. Hindi bibitawan ni SDCYC, oh Lord. So si Sensui nagdadalawang isip pa rin. Kailangan magmadali dito ni Sensui. Kailangan itanggalin agad tong Lord. Kasi oh my goodness, that heavy spin was right on time. Saktong-sakto, and after the noon, merang immortality pa. So talagang inilaban ang side ng Onyx. Okay na masiraan ang inhibitor turret, pero makuha natin Lord. Pero grabe, TNC nakasalubong talaga para depensa. Andun, nandun na lahat ng damage. Lahat ng mga heroes nila ngayon ay more on the damage type. Even Escalera. So mahirapan ngayon yung Onyx na maging aggressive. Oh. Kailangan nila dito bantayan yung mga moments na napaka-critical. Kung papansin mo kanina Sensui, inuunti-unti niya yung Lord, but at the same time pababa yung timer doon sa retry cooldown ni SDCYZ and King Salman with a shake and bake. Kamuntingan na siya ang mapukuha dito mula doon sa sniper shot ni Nets, pero mabubuhay siya. SD lang nga ang tutumba. So kailangan ditong mag-ingat ng TNC kasi may conceal play pa, posibleng i-takedown nila mag-isa. Pero ngayon, si Kram ata magiging target kasi kitang-kita siya. Rapido plus Nets. Kailangan niya itong sayawan. Literal na start the stance ang gagawin niya dahil hindi siya papakawala ng mga miyembro ng Onyx Philippines. At kung papasin naman si Kram dito, happily niyang gagawin yan para sa team niya kasi it's buying time para doon na hindi makapag-push na o hindi na magamit ng Onyx yung full advantage ng mga minions na sinapian ng Lord. Oh, alam mo, pinaka maganda gawin ngayon ng side ng Onyx, isama nila lagi si Nets or hindi nila pabayaan si Nets na mag-isa. Kasi pag nawala si Nets, wala talaga silang taga-free hit. And look at that, perfect triangle formation. Meron pang counter from Sensui. Pero yung Rapidot ay buhay pa din. Escalera na naman, nag-aabang. Si Rapidot, maaari niyang bigyan, pero nag-aabang siya ng magandang makukuwanan. At mukhang si Nets ka talaga ang alam magiging target. Beautiful, petrifying, coming in from Escalera. Pero kapalit ito ang buhay niya. Kitang-kita ng TNC. Ngayon, hahabulin niya bala, pero mukhang hindi. Kailangan nila mag-clear ng minions. Pero that is definitely a good trade for TNC kasi nawala si Nets in trade for a roamer na si Escalera. Having the presence of mind na gamitin yung magic sentry sa panahon na iyon para mabigyan dito ng vision or ng information ang side ng TNC kung nasan nga ba yung dapat nilang habulin. But then again, si Nets dito, nahanap niya yung sarili niya siya din sa mga pwestong andali niya mahagip ng isang pakito. Oh, at saka imagine mo, hindi na talaga pinansin na ni Escalera yung dumana player. Ginamit pa niya, talaga nag-dive siya against Nets. So yung sinasabi natin kanina for Onyx, they were able to kill Kram earlier kasi nandun si Nets. So very crucial ngayon kung saan nila ipoposition si Nets na hindi siya viable target for Escalera. Because yes, Escalera is standing at 2-10-2. Pero imagine kung yung next Lord teamfight at si Nets agad yung ma-single out dito ng TNC, may hirapan yung Onyx. So magandang ginagawa nila, kaya nila iniipit pa kanina si Escalera. Alam nila yung threat ng isang kadita. So nice adjustment din naman for Onyx. At ito na naman yung ginagawa kanina pa ni Yasuo tsaka ni SDZYZ. Kanina pa nila binibigyan si Der. At kapag ka nawawala si Der, doon nagiging open yung bottom lane na hindi na ma-def. And possible na baka meron na naman tayong isang potential na heist play. Uy! Manggaling sa TNC. Pero grabe, super friends, yung Terrify. Yung Terrify lang ang kailangan plus a couple of items. Pumutok dito si King Salman. 18 minutes in na. So sobrang tagal na magiging death timer niya. Oh. Kulang ngayon ng TNC at si Kramo ka mabibigyan pa. Pero mukhang makatakas pa. Habulin nga lang siya ng flicker coming in from Nets. Pero ngayon si Escalera mukhang hindi na rin ahayaang lumangoy pa.
Onyx Philippines ngayon sumisigaw na kasi nga dalawa na lang ang kailangan nilang problemahin pagdating dito sa Lord Dance. STZYZ, hinahayaang lumapit pa ni Rapidoot. Onyx ngayon ang may hawak at talagang hindi nila ito basta-basta bibitawan. 2v2 situation on the mid lane habang kukuha naman ng libreng Lord doon si Sensui. So kailangan lang mag-back away. Si Kisal manakal lang chance dito. At saka si Escalera and Kram. Mukhang abot pa naman, pero medyo challenging to for TNC. Oh, grabe, terrified din talaga nung Valentina. And yun ang nangyari kanina for Onyx. Talagang hinintay ni Sensui na lumabas si Escalera bago niya gamitin yung heavy spin. Kasi alam niya na magiging target doon was Nets. And even yung Petrify, the range of Petrify, hindi sumakto doon sa position ni si Nets. So ang nangyari ngayon for Onyx, lagi nakadikit kay Nets si Rapidoot, Superfriends, and Sensui dahil kailangan nila yung ganong klaseng depensa. But man, Yasuo is playing so well at gamit na gamit ng TNC ngayon yung mga bush. Kailangan dito ng TNC na maging matalino sa pick of a game na ginagawa nila. Kung mapansin mo, halos lahat na napanalo ng TNC na fights na to nung nagsimula ng umariba talaga dito ang side ng Onyx is yung mga moment na napapaputok nila si Super Friends, si Nets from out of nowhere. So ngayon, TNC, ginagamit nila yung brush play na yan. But at the same time, Onyx, kailangan nilang bantayan or kailangan nilang i-check muna yung mga bagay-bagay bago sila mag-commit sa mga push. Hindi naging successful doon si Escalera sa plano niyang pick-off onto Super Friends. So man-to-man defense ang kanilang gagawin. Pero si King Salman ata dito ang mahahatak. Meron siya dito ng Winter Crunch on. Maaari siya kang abangan. Pero nabangin na Falling Star mula kay Kram. Napakaganda rin ng heavy spin na isasagot dito ni Sensui. Wala na si Escalera. Ngayon, kompleto pa ang kabila. Pero si Nets naman ang na-pick-off nila. So maaaring trade lang yon ng TNC at magbabay lang sila ng time at mag-aantay. Pero medyo delikado kasi lamang ang Onyx Philippines in terms of numbers. 4v3, King Salman, SDCYC, and Yasuo. Abysm Strike ginamit pero hindi nakast! Na-cancel nung kabila tapos sinakaw pa. They're going in for the base lock. Super Friends dito, makukuha pa yung kill. Hindi na sila nag-aantay pa. SDCYC ang matitira and that is a clean wipeout. Onyx forces game number 3. Not today and not again. Onyx Philippines.